Eh, ganun na ganun eh. Mm-hmm. And ngayon, no, meron tayong konting technical pause mm-hmm. as of the moment. And as you were saying, Santi, no, Echo kahapon, actually, legit na nilaro lang nila yung game eh. Oo, parang yung nirekta lang talaga nila. And yung aggressiveness na yun, yun ang inaabangan natin. Ganun nga ba talaga yung playstyle nila all throughout? O kaya nila mag-switch on, switch off nung playstyle nila? Mm, pero feeling mo, Wolf, if ever, since naging effective na nga yung kanilang ano dun yesterday, would you think switching roles habang gumaganda yung laban nila is still kailangan pa ba? Think ko, my real guess sa Echo is eto na talaga yung composition nila. Wala nang dahilan. For sure, masaya na mag-swap-swap ka ng mga players, but I think mas maganda na mag-ipon ka muna ng points bago ka mag-eksperimento. So, sabihin na natin dominant yung performance nila, pero it still is just one series. Kailangan natin tingnan muna kung talagang batak ba tong lineup ng Echo, and I don't think na magbabago pa sila ng mga roles ngayon. Hmm. Kailangan muna magpakiramdaman, and here we go for our first game sa last series. Echo versus Omega. Ito na nga ang ating laban, Kelvy J. Ito, we have seen earlier na ang Demon Slayer on Karina ay talagang napaka-effective talaga. Mm-hmm. Nakita ko nga sa video ni Ocho Gahaba na ang taas ng difference kung gumagamit ka ng either Killing Spree or an Assassin rather than ito yung Demon Slayer, gamit na gamit talaga. Mas mabilis talaga compared doon kung magki-Killing Spree ka for a jungler, pero let's break it down a bit for Wolf kasi siya talaga yung nagpakita. Bin-rake down niya talaga sa atin kung paano nga ba nangyayari yun. Napakasimple lang kasi yung part ng emblem na yun ay lamang ka ng 21% more damage dun sa mga monsters. Well, pag sinabi kasing monsters in-game, ang ibig sabihin ng creeps, so that includes yung neutral creeps, pati na rin yung Lord tsaka yung Ring Turtle. So you see yung retribution mo, yung normal attacks mo, mas mataas yung damage, so talagang mas mataas yung clearing speed mo. Ang difference nga lang is, syempre, kapag naka-assassin ka, meron kang mas mataas na CDR, mas mataas na movement speed, mas mataas na penetration. So when it comes to clashes, kayang-kaya mo. Pero kung ikaw naman ay nagmamadali makakuha ng items, lalaman ka sa jungle end. Mm-hmm. Kung objective-based nga naman ang gusto mo, pwedeng doon ang maging decision mo. But for Echo, they secured a kill onto Renjo doon sa kanyang lane. Binisita lang siya dito ng isa pang miyembro, we have Carl TZ. Sinamahan niya na yung bago niyang tropa na sinasabi niya, kailangan niyo mag-ingat pag andito si Trimar. Itong Trimar na TZ Brothers na pwede ding tawaging TP Boys. TP Boys. Pero sa laban na to sa Antino, going back as Carl TZ jungle na pakito, on a level 1, mas magiging lamang siya dito with the champ stance as pwede siya samahan either ni Yawi or ni Trimar TZ. Knowing that na makakasustain siya ng isang damage or pwede siya makapag-burst ng kalaban dito, meron pa silang knock-up na pwede ko. Pwede silang manghuli dito. Oh, I'm actually surprised na yung Echo pa ang nakakuha ng Turtle even though na yung naka-Demon Slayer is yung Omega. So we were expecting na objective-based yung Omega with their emblem. Pero hold that thought dahil si Eto Max dito, kamuntikang pasukin, Carl TZ, yung aggressiveness niya, andyan pa rin. Pero ang difference is yung Echo, alam na nila na kailangan nila ditong sabahan si Carl. Mm, going back to your thought, Santi, no, na hindi nga nakapwesto dito na maayos ang Omega. Ooh. Para makuha, pero mukhang gusto nila bisitahin si Yawi. Papaback out na lang muna siya doon. Oo, out na muna daw. Nagpapakiramdaman lang yung dalawang teams. Pero takot sa isa't isa, pero nahuli na yung ating haring nagbabalik, LVJ. Maabutan dito ni Trimar with the flicker. Napaka on point nun in dealing that damage. Yung extra punch na yon yung tumapos sa kanyang buhay. But Benny Cutie forcing to use that flicker mula dito kay Kelra, yung gold lane matchup na sinasabi kanina ni Wolf na talagang kaya ngang pumalag ng isang Yuzhong instead of that Esme. At yun nga lang, na-sacrifice nila itong bottom lane kung saan nandun si Esmeralda versus the Glue. At lumalamang si Glue over Renzo. Hindi lang sa levels, pati dun sa rotations. Kanina napatay na agad nila si Renzo. Tapos lamang ngayon ang si Trimar ng levels. Nakapunta pa siya sa mid dahil mas mabilis siya mag-clear. So many things going in favor of Echo in these early stages of the game. Mm-hmm. Si Carl Easy, mukhang paborito si Renzo ha. Yun talaga ang binibisita niya on the XP lane, and talagang si Trimar nagpo-provide ng space. Tuloy-tuloy lang sa pagbasag ng Torre, nakuha nila yung energy shields, extra gold. Mayaman dito si Colin with the kill. Meron pang bonus, meron pang meron kasama. Pa isa. Habang si Eto Max dito, masasampahan, nasa bunutan. Ooh. And there goes the grab coming in from Trimar TZ. Itong dalawang TZ brothers na to na bago, hindi pa rin tapos. Shatnu,
mapipilitang umatras. And now, this opens up for Echo to take the turtle. Carl TZ in a 4-0 standing early on his 4 minutes, Auntie. Nakita natin dito na mas pinipili ni Trimar na sumama sa isang pakito. Ang glue na to ngayon, actually, maapakan mo lang yung skill 1 mo to, magre-reload to agad. Uh-oh. Ang CC control at pwede maka-regen, nandyan talaga. So if ever pwede, kung gusto niya mag-cover sa isang pakito or kay Carl TZ, pwedeng-pwede talaga. Mm-hmm. So no wonder na mas mabilis sila ngayon umikot. Ramdam na ramdam mo yung suntok eh. Mm-hmm. Ni Carl TZ, yung sumbag niya. Ah! Ah, di ba? Sumbag na malipong agad. Malipong agad. Mula dito kay Carl TZ, yung suntok niya talaga, yun yung mga on point eh. Pati yung pag-maneuver niya using his skills. And now, yung disiplina niya, wag muna tayo mag-turtle. Kuha muna ako ng purple buff, tsaka tayo pumunta doon. Mm. And now, Chaknu with the vision. Alam ng mga tropa niya from Omega na possible na kunin na to. Pero si Kelra, magiging target. Knock up dalawa, kuha na sila. Pero Chaknu na lang mag-isa. Mauhuli ka nga, tatlo laban sa isa. Possible na nakunin nila yung torre dito at yung Omega mapipilitang umatras. The pressure is real from Echo. The super team is doing it with a lead on 5-0 in terms of the kills. Pati yung torre, ilamang na lamang na sila. Kanina sa Santi, no? Echo, magandang pwestuhan doon sa turtle. Actually, they're trying to bait a Chaknu doon na makakuha ng vision. Kaso dalawa na nakahintay, knowing that si Curtizy at si Benny Cutie naka-magic worship to. On a level 7 and 8, may kasama ng Clock of Destiny. This uy, is... Uy! Uy! Ito may laban dito magaganap. Ata. Sakto naman nung flicker noon. Kaso si Chaknu, nakapunta dito sa baybang ng Gedli. Pero Benny Cutie uy, with kumunik. The first down. Yung kanyang former teammate, hinuli niya lang and the middle lane is in danger. Pero magsasama-sama na ang side ng Omega. Kailangan na itong depensahan. Well, Carl TZ is aggressive. Andito na rin si Trimar TZ. Gusto talaga lang ng balagbagan. Pero here comes the Black Dragon coming in from Kelra. Pero tipi-tipi lang mula dito kay Bagyong Benny. Ganon sila ka-confident na hindi sila basta-basta bibitaw. Pero yung Omega na mga problema eh. Carl TZ, kinukulit dito ang... orange ng Omega. Pero nakita mo yung laban niyo kanina. Ang daming passive na kumukonnect nang gagaling kay Curtis. Kaya kanina si Benny Cutie, ramdam ko yung confidence nila pwede umatake. Kaso, kanina nga, yung Omega is trying to keep the discipline. Kahit tempt na kayo, hindi ko gyapon magbato. Hindi, kid magbato. Hindi kaya. Kailangan mo nang umatras and disiplina nga ang kanilang kailangan at yun naman ang kanilang ginagawa. Kailangan lang nila mag-antay. Pero sa tingin ko kasi yung Echo, ayaw na nilang patagalin pa eh. At, grabe, apat yung nakabang dito. Tinatimer na nila yung orange buff. But they know, sobrang advanced na ng Echo ngayon sa ating mapa. Sila na yung nagkakaroon ng map control. And I think gusto nila control din yung ikatlong turtle. Which means si Carl TZ may bonus damage na naman. Every time you get this turtle, meron kang burst na potential with this Pakito. Sobrang na-amplify mo yung Pakito dahil dun sa percent-based na bonus attack damage coming out from this turtle buff. Ang sakit talaga ng Echo dito eh. Lahat ng pwede nilang kunin, lahat ng nadadaanan nila, kinukuha lang nila. So mas nahihirapan yung Omega makahabol dito mula doon sa lead na meron na ang Echo. Yung middle lane turret lang talaga ang ayaw bitawan dito ni Etomax. Hindi niya talaga ibibigay. Hindi talaga niya ibibigay ito, Sandy, dahil sa Omega pa lang. No? This middle, first tier, middle turret ng Echo is yung gateway nga ng purple and ang orange, which gives them another possibility na pwedeng nakawan. Kaso nga dito, on how Echo is responding around the map, kinukulong nilang Omega na yung mismong minions, yun yung magdidictate kung sino bang unahin nila. Magpo-push ba kayo or lalaban ba kayo? Hindi kadalay po, hindi magwa! Pero pumasok ba siya? Huling-huli talaga, pero torre lang ang magiging target ng Echo, but Kelra forced na gamitin na mag-transform into the Black Dragon form. Orange buff is open. Torre, kuha ng orange. Possible kill pa kay KelvyJ. The king goes down. And Echo still on the lead. Hindi pa rin nagbibigay ng kills. And Trimar TZ, together with Yawi, yung mga TP boys na nung nakaraang season lang, sila yung magkalaban at nagtititipihan. Ngayon, magkasama na sila. Pero lumalim dito si Chaknu. Huling-huli ka. Tapos may torre pa. Meron silang minions na kasama. Renjo will be caught off guard with that I am offended play. Pero grabe yung sustain. Kinayan lang depensahan at si Trimar TZ low on mana. Pero
Nagamit niya pa yung split-split para makatakas. Echo is trying to make Omega react. Alam nilang maghahanap sila ng opening na pwede makakuha ng isa. Pero sa heroes ng Omega, merely ang makapagbigay ng knock-up or entry sa backlines ay isang Yuzhong. Mm-hmm. Kaso if ever pumasok isang Yuzhong, ang daming pwede mag-Ruby DD play, pwede makapagbigay ng stun, control, ang daming knock-up. Kaso ngayon, Echo is like pinipilit nila, oh, Guada! Lumabas ayaw kayo! Ayaw nila lumabas! Oo, parang ito na yung mga kaklase mong nagsisigawan na tara, umuwi na tayo, atras ka na dyan, hindi mo na kailangan mag-cleaners pa, pero ngayon hahabulin na nila. Kelra, gustong pumasok sa may badal likuran, pero 3-mark TZ on the aggression, split-split, sino kaya ang masasampahan, pero nasipa siya ni Chaknu. Atras ka muna dito sa may badal likuran, pero andito na yung mga proba, ubos ang mga HP ng Omega, at mukhang mahuhuli pa yung isa, and the triple kill for Carl TZ and a Maniac. Hindi pa siya tapos. Hindi tapos. Only DBs from Echo. Napakasakit ng kanilang ginagawa. At ayun na nga, Carl TZ and Timor. You can see, sobrang laki na nung lamang ng Echo na hindi na kinakaya ng Omega. Kahit maganda yung execution nila, in a way, maganda yung nahanap ni Kelra. There were knockups connecting on the side of Omega, pero not enough damage. In fact, itong si 3-mark TZ yung finocus ng side ng Omega. Siguro dito mo sasabihin meron na silang fault kasi bakit mo nga naman uunahin yung glue? Yeah, surely, nasa unahan dito si 3-mark TZ, pero naka-ultimate form pa kasi siya. So, ibig sabihin, dahil naka-split-split siya, pwede siyang mag-grab anytime, which meant na kahit itry ng mga members ng Omega na patayin yung glue na yon, they don't have the damage. Ito si KelVJ, talaga na hard counter siya dito ng Eudora. We know that the Eudora is one of those hard counters dito sa isang Karina. Kasi kung papansin rin, hindi talaga makakilos si KelVJ. Instant stun, instant burst. Hindi ka makaporma, walang magagawa yung reflect ng damage. And that's the reason why hindi makadeal ng damage ng Omega kasi naiilang palagi si KelVJ. The burst, Santi. The burst na pang-ubos dito sa Omega. Lumalabas na ngayon eh. And to go back sa thought ni Wolf dito, alam mo, yung mga ganitong, yung hero na to, specifically si Eudora, we rarely see it dito sa MPL. Pero for this composition combination, gumagana. Pero ito nga, nag-conceal nga dito ang Echo. Dalawang conceal mula sa dalawang teams. Pero ang target nila would be to destroy the middle lane turret. Successful ang kanilang plano na depensahan ng Omega yung dalawang lanes from the top and the bottom. But now, Echo, meron pa silang isang minion wave. Tingnan natin kung magiging aggressive pa nga ba sila, pero mukhang tipi na lang eh. Kumukota na lang si Trimar eh. The flashiest team nga na tawag nila. Ito yung mahirap, no? Kung ikaw yung nasa side ng Omega, as early as 11 minutes, meron kayong Sicilian, Karina yung jungler nyo, and hindi kayo makalabas sa mapa, parang hindi nagamit yung Demon Slayer na emblem na meron dito si The King. So, parang yung early game nila, hindi talaga nag-skyrocket eh. 13-0 in favor of Echo. At napakaraming TPs on the side. Nakita mo naman, nag-group up na sila dito. Sama-sama lang sila sa isang boat. The Smart 5G position. Yung sinabi ni Wolf, the Smart 5G Bush. Lang ito na, lumabas na sila. Renjo! Hindi na nakapag-antay. There goes a kill on Renjo. Pero papalag na, dito sa may band ng Getty, si KelVJ papasok. And there goes a kill on Carl Easy. Ito na nga ba yung bawi? Pero dito si Benny Cutie. Bagyong Benny, the pressure is real. There goes the immortality being popped off by the King. Pero ngayon, tatlo silang mapapa-atras. Merong minion waves. This is a 4v3. Kailangan nila itong depensahan, kailangan nilang mag-clear, pero luckily merong minions, kaso ang bilis lang din, natanggal ang, ng Echo. Ang hirap kahit may lumapit dito, isang I'm offended lang to ni Chaknu, isang hila lang. Ang kailangan, pwede makakuha ng isa, either dalawa, kaya nararamdaman ko ngayon yung pag-alinlangan ng Omega na pwede silang mag-dive in because there's so much at stake ngayon na pwedeng mawala. Isa na lang ang turret na naiiwan sa side ng Omega, and what best way that they can do is either i-take nila yung laban sa base, kaso pwede rin sila ma-wipe agad kung gano'n yung gusto nila. Mahirap din talaga eh. And now that the Lord is spawning, do you think, Wolf, kailangan ba nilang i-contest tong Lord na to if they want to win this one? Definitely, kailangan. Pero ang tanong, kaya ba nila? Tingnan mo na may mga position dito ng side ng Echo. I-clear nila yung mga minion wave. Nakapwesto si Benny Cutie dito sa ating Pixel Bush pa. So pwede siyang mag-
Ruby DD play. At nakaharang na si Yawi pati na rin itong si Trimar. Even Kurt TZ pumapuesto. Wala talagang chance na checkmate dito ang side ng Omega. Kailangan nga nilang magsama-sama para lang makakuha ng orange buff. At ang tagal pa nilang makuha kasi mas kumukunat nga yung buff. And ito yung threat mula sa Echo. Yung aggression nila sa early game na ini-imagine natin na talagang balagbagan. Literal talaga na ganun yung playstyle nila and gumagana. So hindi na nila kailangan baguhin pa. And now, they have those minions. Sa top lane, napakadami ng naipon. Bottom lane, paparating na rin. Possible na mabasag na nila to. And without those inhibitor turret,